Buhayo mga friends, isi-share ko lang po ngayon yung aming napag-aralan sa aming Bible study ng aking mga ka-sister. Alam niyo po, ang pinapag-aralan namin ay dito sa Walking in God's Will. Ayan. Walking in God's Will. Yan po yung aming napag-aralan. No? Paano po tayo lalakad sa ating Panginoon? May question po dito na ang sabi, do you like it when people come to you for advice? Why or why not? Ayan ho. No, na kayo po ang sumagot niyan kung yes or no at bakit. Para sa akin, yes. Para kasi ma-share ko yung aking mga experience at para din makatulong sa mga tao na baka makatulong ito dun sa nangangailangan. Babasahin ko po na sa 1 John chapter 2 verse 17. Ayan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ibig pong sabihin, mabubuhay magpakailanman, sinasabihan dito yung mga tatanggap sa ating Panginoong Jesus dahil siya ay ang Diyos natin. Kasi sabi nga, kumbaga mawawala ang sanlibutan, kumbaga mawawala ang mundo, pero at saka yung mga dito sa mundo, yung ating mga kagustuhan dito sa mundo, mawawala ito, pero yung mga sumusunod sa mga kalooban ng Diyos, yun lang daw po ang mabubuhay magpakailanman. And then, ito po, meron po tayong three ways para tayo ay makasunod sa ating Panginoon. Babasahin ko po sa inyo, no, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 hanggang 5. Thessalonica po, isa Thessalonica po yan sa Tagalog. Number 1, put away immorality. Put away immorality. Yan po ang ating kailangan po na para tayo makasunod sa Panginoon. Put away immorality. Alisin ang immortalidad natin. At dito sa 1 Thessalonians 4 verse 3 hanggang 5, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Ang mga hentil po, yung po yung sa Bible, ay yung mga hentil, yung pong hindi mga kumikilala sa Diyos. Yung po yung sinasabi dito na sabi sa atin ay kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal. Kalooban ng Diyos, ibig sabihin gusto ng Diyos na tayo'y magpakabanal. Ibig sabihin gusto ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Yung maging mabuti tayo, yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya na lumayo tayo sa atin at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Alam naman po natin yung kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo sa bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa laman. Yun po ibig sabihin, respect kahit sa asawa, sa ating pamilya, sa ating friends, sa ating mga nakapaligid, is respect respect, yung pagrespeto sa tao, yun po yung sinasabi dito. And then na hindi daw po optional ang kabanalan. Kasi sabi kailangan tayong may self control. Yun po yun, na kailangan po natin may self-control. At sabi dito, sabi nga dito, yung mga pagano, di ba, mga pagano gumagawa ng mga masasama, di ba? Ano ba yung kaibahan sa pagano at sa mga God's people? Ibig sabihin, ang mga God's people, siyempre sumusunod sa Panginoon. Di ba, mahirap man, pero siyempre tao tayo, nagkakasala tayo, pero iba pa rin yung sumusunod sa Panginoon kahit na nagkakasala, kahit na kasi nandun talaga ang kapatawaran ng Panginoon na everlasting ang kapatawaran ng Panginoon. Na hindi, siyempre hindi naman natin iyon pwedeng abusuhin. Kaya lang,
ang siyempre hindi naman natin siya pwedeng lokohin, yung mga hindi sinasadyang kasalanan, pag tayo humingi ng kasalan ng kapatawaran sa Panginoon, is nandiyan ang kanyang kapatawaran. At number two, meron tayong ano ang sabi dito para tayo makasunod sa Panginoon. Sabi niya, persevere in God's will. Persevere in God's will. Ayan. Persevere in God's wills. Magtiyaga sa kalooban ng Diyos. Yung number two, magtiyaga tayo sa kalooban ng Diyos. Mababasa natin sa Hebrews chapter 10 verse 36. Ang sabi, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Ayan po, ano, kailangan daw tayong sabi nga is magtiyaga. Ano ba yung magtiyaga? Di po ba? O sabi dito, what is perseverance? What is perseverance? Yung sa Tagalog, tiyaga, no? Why do we need to persevere? Why do we need perseverance? Magtiyaga, no? Ibig sabihin, magtiyaga tayo, di ba? Magtiyaga tayo na sumunod sa ating Panginoon. Di ba nga, may kasabihan tayo na pag may tiyaga, may nilaga, meron tayong aanihin pag tayo'y magtiyaga. Yun po yun. At bakit kailangan nating magtiyaga? Di ba? It is easy to persevere. Siyempre, no, hindi po madaling sumunod sa Panginoon. It is easy to persevere. Sabi nga, is ano ba, madali bang magtiyaga? Hindi madali. Siyempre, hindi madali ang magtiyaga. Lalo na pag mga nandito na tayo sa mga ano, sa mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, siyempre mahirap sumunod talaga. Pero ang sabi, magtiyaga eh. No, 'di ba? Pero kailangan kasi natin para tayo ay maging banal na katulad ng ating Panginoon, na para tayo makasunod sa Diyos. At basahin natin ulit yung ano, Hebrews 10:36. No, yung Hebrews 10:36. Oh, 'di ba? Na kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. 'Di po ba? Tapos ano pa? Yun nga, 'di po ba, kasi pagka madali lang yung magtiyaga ka, madali kang magtiyaga, o yung tiyaga mo madali kang ano, di lahat pwede nang sumunod sa Panginoon. Kasi madali eh, 'di ba? Hindi madali nga eh. Hindi nga madali kaya sinasabing magtiyaga. Pag sinasabing hindi madali itong pagsunod, kaya sinasabing magtiyaga kayo para makasunod kayo sa ating Panginoon. Di po ba? At number three, pursue God's will. Pursue God's will. Yun, sa Tagalog, ituloy ang kalooban ng Diyos. Ituloy ang kalooban ng Diyos. Ayan, mababasa po natin yan sa 1 Peter 4, chapter 4, verse 2. Na kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Nasa ng laman, ayan. Ayun po, ano na, hindi na yung mga kagustuhan natin. Kung tayo tayo hindi pa Kristiyano, hindi pa tayo tumanggap, sino po ba tayo? Ano po ba yung ating pagkatao? Di po ba hindi naman tayo sumusunod sa ating Panginoon? Di po ba mga kagustuhan lang ng laman natin, yung mga kagustuhan ng katawan natin ang nasusunod? Di po ba hindi ang Panginoon? Pero nung nakakilala tayo, siyempre is sumusunod na tayo sa kanya kahit mahirap. Kaya nga ito nga yung kaya tayo nagtsatsagang pumunta sa church, kaya tayo nagtsatsagang mag Bible study, kaya tayo nagtsatsagang makipag fellowship, kasi nga dahil gusto nating sumunod sa ating Panginoon. Di po ba? Dahil iyon ang kanyang kagustuhan. Yun po, ano, yun lamang po ang aking na-share sa umagang ito. Kasi alam nyo, ito yun na, huwag nyo pong kakalimutan ang tatlo, ano, na para tayo makasunod, alisin ang immortalidad, put away immorality, and then to persevere in God's will, magtiyaga sa kalooban ng Diyos, and three, pursue God's will, ituloy ang kalooban ng Diyos. Yun po, ano, para po tayo
makalakad sa kagustuhan ng Panginoon. Yung pong tatlong yun, tandaan nyo po. Maraming maraming po. Salamat. See you.